Mabawas ang anxiety at stress level ng mga tao dahil sa pandemya. Pero para mabawasan ang labis na pag-alala ng mga tao, ayon sa DOH Disease Prevention and Control Bureau, maliban sa tulong ng pamilya, malaking bagay din ang pagpapabakuna ng COVID-19 vaccine. Si Alan Francisco sa Detalye, Rise and Shine, Alan. Paano mo haharapin kung sakaling sa gitna ng pandemic, yumao ang iyong pinakamamahal na nanay? Ang mas masakit dito, paano ito makaaapekto sa iyo kung ikaw ay isang medical frontliner? Yan ang pinagdaanan ni Dr. Elmer Acapio nang sumakabilang buhay ang kanyang ina noong Enero dahil sa breast cancer. Umabot kasi sa point na kailangan i-intubate yung mami. Kuya, pwede bang ikaw na lang maglagay sa akin ng tube kasi natatakot daw siya? Iba pala talaga yung feeling pag sa nanay mo nagagawin yun. Ang kanyang pagluluksa, pinahirap pa ng pandemya. Dahil gustuhin man niyang personal na mailabas, ang kanyang nararamdaman sa ibang tao ay hindi pwede. Bawal pa rin mamasyal, kaya nahihirapan siyang i-divert ang kanyang atensyon. Kaya naman, nagkaroon siya ng depression, dahilan ng halos 6 na buwan niyang pagtigil muna sa trabaho. Hindi lang si Dr. Elmer ang nakaranas o nakararanas ng mental health problem sa gitna ng krisis pangkalusugan. Sinabi sa laging handa ni Francis Cuevas ng DOH Disease Prevention and Control Bureau na tumaas ang anxiety at stress level ng mga tao dahil sa pandemya. Which is understandable, ano? Dahil syempre medyo natakot ang lahat. Pag yung isang tao kasi pag nasa hypervigilant state, pag palaging nakabantay, palaging nakaantabay, palaging ang nasa isip ay kailangan bantayan ko ang sarili ko, yung stress level mo ay medyo mataas at yung anxiety level mo ay tumataas. Inaalam pa kung matagalan ang kondisyon ng mga taong nakararanas ng mental illness dahil sa pandemic. Nakatutulong aniya ang pagiging bakunado laban sa COVID-19 para mabawasan ang mga bumabagabag sa isip. Malaking bagay ayon kay Cuevas, ang tulong ng pamilya sa mga may pinagdaraanan. Sa kaso ni Dr. Elmer, pamilya, girlfriend at Diyos ang kanyang kinapitan kaya nakayanan niya. Hello ma'am, kung saan ka man ngayon, thank you for all the love, for all the sacrifices, for everything. Please continue to watch over me. Samantala, para sa mga may mental health concern, maaaring kontakin ang DOH Crisis Hotline para magabayan. Alan Francisco para sa Bayan.